po yung 125 ang kilo, ngayon po ay 120 na lang. Ang drumstick na dating 135, naging 130. Pakpak, 130 na rin. Ang pizza, 130 din. At ang leg, 130 din po, kanan o kaliwa. At ang atay po at ang balumbalunan, pwede nyo nang pagsamahin para maganda ang kainan. 130 din naman. Ang paa, 65 ang presyo. At ang lieg, napakababa at hindi po mataas. Si Tenta, wala nga lang hong kasamang kwintas. Oh, ayan po, nakita nyo na, mga sapulera, kaya po gising-gising na. At akin hong paalala, kumain ho kayo ng manok, sabayan nyo po ng tulog, kayo po'y mabubusog at kayo ay lulusog. Katabi kong tintero, patunay sa manonood. Oh, kita nyo na, okay ba? Ito pa rin po ang inyong Makata, lagi nung kapiling saan mang lugar. Gamit po ang News 5 Live Pack. Ito po si Makata ang Kulay Girl, dito po sa Sapul. Abay, alas 5.48 na po ng umaga, Friday the 13th, talo o panalo na po muna tayo. Ideal daw sana ang kamera na maging training ground ni Congressman Manny Pacquiao kapag may laban siya. Hindi pa raw kailangang umabsent pa sa pagiging kongresista kung doon siya magti-training nga. Pero ngayon pa lang may tumututol na, may report si Jovi Francisco. 16 na hektare ng lupaing pwedeng-pwede para sa jogging at shadow boxing. May gym din dito para sa mga kongresista at kawanin nila. Kung si Congressman Manny Pacquiao ang tatanungin, perfect ang batasan complex para sa paghahanda niya sa susunod niyang laban. Dito siguro kung maaga siguro ang start ng hearing o session namin is dito ako matutulog at dito magja-jogging sa loob ng batasan kasi malaki naman itong batasan, walang problema. Pero mukhang malabong mangyari ang gusto ni Pacman. Tutol kasi dito si House Speaker Sonny Belmonte. No, it's not a good idea. Kailangan i-depolitize, yung sport should be sports. Huwag nating ipinopoliticize yung sports. It's a good thing in itself, and besides, it might not be to his advantage. Hindi naman daw sa KJ siya, pero imposible raw kasi makapag-focus sa training itong si Pacman sa batasan, yak daw kasing pagkakaguluhan ang pambansang kamao. At imbis daw na magtrabaho ang mga empleyado ng kamera at mga kongresista, baka manood na lang ang mga ito sa training niya. Ngayon lang daw, lagi ng bida ang people's champ sa session hall. Hindi naman daw masama na mag-break si Pacman mula sa congressional duties nito, lalo at patriotic duty naman ang katawan ni ng bayan sa malakihang laban. Di naman daw kabawasan kay Manny kung mawawala siya sandali dahil so far so good naman daw ang performance nito bilang baguhang kongresista. But I would like to say that we are 100% supportive of Congressman Pacquiao, and I myself know that he intends to be a real hardworking congressman who wants to make a difference in the province of Sarangani, if not to the country. Hindi man pabor sa pag-iensayo ni Pacman sa batasan, huwag daw mag-alala ang boksingero dahil malamang daw marami sila mga member ng kongreso ang pupunta sa Las Vegas para panoorin at suportan siya sa kanyang laban. Jovi Francisco, News 5. Ako, hindi lang mga 25, 30. Yung panahon ni Arroyo noon, di ba? Pag may laban si Kapel, mga 20. Oh, mga, ngayon, parang kung friends siya lahat yan. Wala. Magsasara na yung mag-a-adjourn ang Kongreso. Pero ang talo lang talaga dito, no, na ano ba yung mga ibang kongresista, mas gugustuhin pa nilang mag-absent yung tao kaysa tumakbo na lang dun. Eh, pwede namang i-secure yung area para walang masyadong mga kung sino-sino dyan na pumasok paparazzi or hangers-on. Ano bang talo dito? May gym nga doon, pwede naman siya mag-practice doon, pwede siya tumakbo. Simple lang naman ang training niya. Hindi, Sean, tingin ko hindi pa yung media o yung public attention ang problema ron eh. Internal. Yung attention ng mga congressmen. Natakas tayo, panoorin natin si Pacquiao. Hindi, pwede naman kasi yung Lord na before nang mag-session sila, session yata nila dyan, nag-umpisa alas 9, eh pwede nang pumunta yung mama dyan alas 5, mag-jogging siya. Or after ng session nila, na mga alas 6, nag-adjourn na yung mga yan, alas 5, mag-workout siya. Yun ang sinasabi ng company Pacquiao,
before and after ng session. Hindi naman during the session, doon siya mag-e-ensayo. Kaya nga niya gusto doon, Speaker Belmonte, mag-practice para hindi na siya bibiyahe kung saan-saan siya bibiyahe. Pupunta siya sa Amerika para alam niya kung anong pinag-uusapan. Ayaw niya mag-absent. Parang batang nasa paaralan. Ayaw niya mag-absent. Gusto niya makasama sa sesyon, mga pinag-uusapang batas. Gagawin niya pag-ensayo raw ho, Speaker, before ng sesyon and after ng sesyon ninyo. Tandaan natin, nga, ang panalo kasi dito, kumbaga si Pacquiao kasi yung simbolo ng isang matagumpay, no? Na parang figura sa ating kasaysayan. At maganda yan na parang magde-derive ng inspirasyon siguro yung ano, no? Isang kongreso na medyo hindi naman masyado matagumpay yung mga lumalabas na mga batas dyan. So parang isang shining beacon siguro of inspiration and hope that at least something went right with this country. At tingin ko magandang nandiyan yan. Simbolo. Tama yan, Lord. Ano, in what world mas okay umabsent kaysa proper time management? Saan mundo yung nagyayari na mismo si Speaker Belmonte pa yung nagsasabi na sige, umabsent ka na lang. Okay ka lang. Tapos tandaan kasi natin na sinasabi niya baka mahati daw atensyon ni Pacman. We have to remember that Pacquiao is not an ordinary human being. Yes. I mean that in the best sense of the word. You know? Yes. Kasi ang dami nag he broke all the possible expectations. Eh. Nag-aartista dati yan, di ba? Ang dami niyang sinasabi nila na, hindi mo kailangan gawin yung pelikula yan, matatalo ka. Pero mananalo pa rin siya, alam mo yun? So parang ang dami niyang binibreak ng mga expectations ng mga ano natin. So, okay, mo. Okay lang yan. Guest pa pala siya ng Boyz II Men na magkakaroon ng concert dito sa Araneta. Updated ka. Kasama siya doon. Nakita ko sa listahan na magbibigay siya ng song number na parang para sa iyo, bayan ko. Para sa iyo. And I bet you, tatalunin pa niya yung kalaban niya sa susunod niyang laban. Talo yung argumento niyo. Talo? Bakit? Sige, paliwanag niyo. Kasi ganito lang yan, pare. Pag congressman, if you're a member of the House of Representatives, you're allowed to continue what you're doing in private life. Kasi hindi naman executive position yan. Kung pagbibigyan natin si Manny Pacquiao na isang boksingero na mag-practice sa loob ng kongreso, pagbigyan na lang din ho natin yung mga magaling na mga abogado na naging kongresista o mga negosyante na naging kongresista, bigyan sa ng opisina doon sa kongreso para i-practice so yung mga gawain nila sa labas ng kongreso. Pero Mark, notaryo publiko, this is we are just being we are following tradition. We are following kasi ilang congressman yan, 280 plus. Kung lahat ng 280 congressman, ibigay mo na opisina na doon sila mag-practice. Pero Mark, huwag mong kakalimutan na hindi naman nila sinabi kay Pacquiao na huwag ka nang lumaban. Sabi lang nila huwag kang mag-practice dito sa loob ng batasan. That's what I'm telling you. Gusto mo ba na yung pinakamagaling na abogado na congressman magtayo ng ano, na law firm niya doon sa loob ng kongreso? Dahil pinapractice niya yung ginagawa niya. Hindi, ito, pwede yun. Ito naman sa akin na paring Martin. It's not the same, si Belmonte mismo may sabi, yung ginagawa ni Pacman ay patriotic duty para sa inang bayan. Sa bayan. Nagdadala siya ng karangalan, simbolo, nalagay muli sa mapa yung ating bayan sa kabutihan. Nasa mapa na tayo na magiging drug dealer, kung ano-ano kapo. Ito medyo maganda, hindi nalang ni Pacman, nalagay, nakilala tayo sa buong bansa na meron palang Pilipino na boxer na hindi kayang talunin ng ibang mga nationality. Ang sinasabi lang ni Belmonte, yung sinasabi mo kasi mga abogado, pang-personal yun panghanap buhay yun Yung sa kanya ginagawa niya para sa inang bayan. Hindi, pare. Nagbabayad din ng buwis yung mga to. Kahit sino sila, kahit sino kang mataas, mataas daw yung na-achieve mo sa buhay mo, mababa, pantay-pantay lang dapat. Sinasabi mo, Mark, dapat is huwag na siyang payagan lumaban at all. Huwag na siyang payagan, mag-practice doon sa kongreso para pantay-pantay lahat ng treatment ng lahat ng kongreso. Yun yun. Para tuloy-tuloy yung tradisyon kumbaga na kongreso, lower house lang yan. Senado, Senado lang yan. Hindi ba? Parang gato lang yun Alam mo, ikaw, boksingero ka. Tapos doon ka mag-practice sa swimming pool. Swimming pool? Yung nga sinasabi ko, Congress is a... ang kongreso ay ibang field ng trabaho. Ang boxing, ibang field ng trabaho. And so is broadcasting. Parang masabi mo, mag-newscast ka sa... sabihin natin, sa basketball court. May gumagawa niya wala na. Ngayong ang hinihingi niya lang kasi, Mark, before and after the session, di wala namang problema. Kung ako, ako si Belmonte, sige, maghihintay kayo ng kliyente dyan ng alas 5 hanggang alas 8 ng umaga o alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Sa kanya, magpa-practice dahil malaki yung lugar at meron naman talaga silang sport.